Look. Tribunal, mga pinunod kawal. Baba. Tap. Handa. Dala. Kalis. Baba. Oh my God, this is really emotional daw. And just like the people, all of the people in the Philippines is, you know, just want to say thank you for the outgoing president right now. Yeah? Yeah, this is the military, the two escort is the military personnel. The one who walking right now is our outgoing president, Rodrigo Roa Duterte. That is incoming President Bongbong Marcos out there at the right side. I feel overwhelming daw. Mahal na Pangulo. Tapos na po ang parangal. Pinapabot ng ating mahal na Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kanyang taos pusong pasasalamat sa parangal na ating iginawad sa kanya. So, umamang ito, baba, kalis. Oh my God. Maybe if I'm there personally, I can see. Thank you so much. See? President Bongbong Marcos is crying. What? It's emotional. Thank you.
Because he is a good president, though. No. Kasi whether you like it or not, no, alam mo naman si Duterte, President Duterte can get, you know, elicit strong reactions from people. No, whether you like it or not, yung imprint niya sa presidency, I don't think mawawala very, very soon. No, he made his mark. No, and the many firsts he did, gaya nung sinabi ko kanina, the first president from Mindanao, the first president doon na hindi galing sa traditional na angkang politika sa ating bansa, from a small insignificant party before, PDP Laban, and then first mayor, first city mayor. Oh, iniskipan niya, kanamin yung iniskipan niya, no? And then, yung sinasabi ng mga kritiko, the most unpresidential of all the presidents. So, tignan mo naman yung kanyang damit, yung pagbumura niya. No? He is very simple, though. So, it's a look at his clothes. At masasabi mong siya, he's very humble. Ang pangulo na nagtapos ang termino na may pinakamataas na trust rating. Yes. Alam mo doon, higher trust rating though. This is the president who got a higher last rating for presidency. Ito sa mga nakaraang pangulo, no? Hindi yung mga PSG talagang nagpapa-picture lahat ng tao sa kanya. Yung popularity niya hanggang sa huling araw eh sustained, no? Hanggang dun sa the popularity is sustained until the last days. Kasi sa mga nakalipas na pangulo, makikita mo yan habang natatapos yung term, sumasagsag yung kanilang ratings. Yes, no? Yes. So, yes. Napanatili na yun. Yes. Kung pabalikan natin yung ating kasaysayan, ang pinakamalapit para sa akin was Ramon Magsaysay. No? He elicits, no, a strong reaction from the public. Mm-hmm. Pero ang problema lang kay Pangulong Magsaysay, eh, namatay siya. Hindi niya natapos yung bandang termino, no? So, somewhat akin itong ating Pangulo, outgoing right now. Ang papalit namang Pangulo ay yan ang traditional, kasi anak ng dating Pangulo. Di ba? Siya ang pangatlo. Yeah. BBM is more traditional president also. Nauupo sa Malacanang. Yes, coming from a storied, strong political clan, yes, na kasama siya, no? Na umaattend yan si Pangulong Bongbong sa mga inauguration ng kanyang tatay. From the first one hanggang sa pinakadulo, yung 86 inaugural, yung nagmamadali silang umalis sa Malacañan, no? So, this is, kung napakalaki ng pagkakaiba ng dalawa. After 36 years. What we're seeing now, ito po, ay natapos na po yung full military honors para kay Pangulong Rodrigo Duterte. And titingnan natin kung sino. Now they are going to inauguration venue. May mga pauna kasing report na hindi na raw sasama si Pangulong Duterte sa National Museum. So scheduled partner si Pangulong so incoming President Marcos Jr. ay mag-isang magtuturo sa National Museum, no? At si PRRD naman ay aalis sa Malacañang. At meron pa nga yan, ito titignan natin kung magsasabay sila sa isang sasakyan. Kung sino yung nakaupo sa left side at sa right side. Parang may ganun na, no? Na sinusunod. Dr. Rezos? Dr. Rezos, kanina. Apo, yung pong president-elect, hindi ako nagkakamali sa likod po nung driver o ng chauffeur. At yung pong incumbent president po ay nandito sa likuran on the right side area. Okay, so yun po yung tradisyon na sinusunod. But, pero gaya nga po na nakita natin na mukhang hindi na po yata hindi sa sarili na Pangulo. Paalis na. So, si PRRD. Opo. Si Pangulong BBM na lamang po ang pupunta sa National Museum. Okay. Okay. Yan na po ang convoy ni PRRD. Mm-hmm. The outgoing President Rodrigo Roa Duterte leaving the Malacañang premises, ng Malacañang grounds, at naiwan po si incoming President Marcos Jr. Ayan, nandiyan pa siya sa labas at nakatayo pa, partner. So parang iniwan na ni yung Malacañang, iniwan na ni Pangulo. Inihabili na. Inihabili na. Okay, sa'yo na to. Uh-huh. It's your turn. It's your turn. Ako uuwi na. Umalis na siya. Ikaw naman ang babahay dito. Uh-huh. Ayan po ang live na kuha pa rin ng RTBM sa convoy ng outgoing President Duterte and escort siya, partner. At nakikita natin yung ilang mga sasakyan nakasunod, no? Sa oras po eksakto na 10:48 ay lumabas po ng Malacañang ang convoy po
ni Pangulong Rodrigo Duterte. At katulad ng sinabi niyo po ay ito ay pagpapakita. It's just part of the tradition. Na sana ideally magkasama silang pupunta sa National Museum. Pero dito kasi Have you cooked your dinner? Nagawa na po eh, no? Yung kanyang full military honor. So, hindi na rin naman kailangan pa na pumunta or sumama si Pangulong Rodrigo Duterte sa National Museum. Tama po yun. Bagaman may mga nakita tayo sa kasaysayan, dalawa pong Pangulo magkatunggali, ano? Katulad po ni Pangulong Quirino at saka ni Pangulong Ramon Magsaysay na sila po ay nagsabay. At ngayon din naman po si Pangulong Garcia po, kasama din naman po si Pangulong Makapagal, sabay din po. And then si Pangulong Makapagal at si Pangulong Marcos. Ganun din po ang nangyari. Ganun din po. Ngayon po na break yung tradition na siguro po pinagkatiwala na po yung Malacanang and everything is in safe hands right now po. Kaya ganun po, hindi na po kailangan din ang presence po ng Pangulo. Na mamaya, konting oras na lang po yung BBM hanggang hindi pa po siya nakakapanumpa officially. Mm-hmm. Ang video po na ating natutunghayan ay courtesy of RTVM. Yan yung kanina eksena partner, no? Nakita sila sa may staircase. Sa may grand staircase kung saan inaabangan na siya ni outgoing President Duterte, no? Ayun. And ayan. He was a good president, though. Yung nasa schedule, but sa oras lamang nagkaroon and we're looking forward. We're looking forward that our future president is, you know, doing more incoming President Marcos in the future. It's ang inaasahan around 10:35 ay just like his father aalis na or magtutungo na si incoming President Bongbong Marcos patungong National Museum. Considering makikita mo mga 20 minutes, we only have 20 minutes delay. No, President Marcos, before, you know, unpopular, you can see unpopular. Inilaan na palugit na sapat na oras for any delays. Ano? Pero pagdating po, okay, pag-alis po ni incoming President Bongbong Marcos sa palasyo, ay dadating na po siya or papatungo sa National Museum. Dito, ano na po ang maaasahan natin? Titingnan din ba natin kung masusunod yung tradisyon na kakatamunan ng lupang hinina, mangyayari dyan, magkakaroon ng military and civic parade, hanggang pagmalapit na yung tuyo. You know, the generations right now is especially technology. Technology and media right now is very famous, you know, globally, unlike before. Malapit lang naman yung Malacañang sa National Museum. So maybe that is the reason why. And then,